Ang mga bagong base sa ilalim ng EDCA ay magbibigay daan sa US na paikutin ang mga tropa sa kabuuang 9 na base sa buong Pilipinas. Tatlong base ang nasa pangunahing isla ng Luzon at isa sa lalawigan ng Palawan sa West Philippine Sea. Ayan ang mga utol. Ayan na. Yung mismong lugar, no? Bago tayo dumako doon sa balikatan exercise, so tingnan na muna natin yung additional EDCA site. So ito yung dati. Dati nang meron tayo nito, mga utol, ha? Binuhay lamang muli. Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Isa sa Pampanga, syempre yung Lark, no? Basa Air Base. Somewhere here, no? So sa Palawan, sa Cebu, at sa Cagayan de Oro. So ito yung mga bago sa Cagayan. So somewhere here, sa may norte natin, no? Ito yung katapat ng Taiwan. Ito po yung Taiwan, mga utol. Itong bahagi na to. So dalawa sa Cagayan, isa sa Isabela, at isa sa Palawan. Nakatapat mismo ng Spratly Islands, mga utol, ng pinag-aagawang teritoryo. Siyempre maganda na rin kasi nga nandito yung Scarborough Shoal, mga utol. Somewhere in tapat ng Zambales, tapos nandito yung Spratly Island. Halos, so somewhere here. Tapos nandiyan yung Taiwan. So maganda na rin, no? Kompleto na rin yung ating depensa. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Alamin natin. Sa pagpapatuloy ng modernisasyon ng ating Armed Forces of the Philippines, mga utol, eto, mukhang mag-a-acquire na tayo ng F-16 jet fighters. Ayan, mga utol, kung ano yung nakikita nyo. Mula sa US. At syempre, titingnan din natin kung ano na nangyayari sa balikatan exercises na ginaganap dito sa ating bansa. Dahil di umano, ang Australian forces ay sumama na din, mga utol. Ito'y mula kay John Reps. Ayan, Philippine Air Force makakatanggap ng F-16 fighters mula sa US. Subscribe niya si John Reps. Pakilike na rin yung video, mga utol. Game na, alamin na natin to. At mamaya, ika-counter check natin kung totoo nga ba na planong mag-acquire ng Pilipinas o ng Philippine Air Force ng mga F-16 jet fighters. Game na. Grabe. Breaking news. Sa pagpayag ng Pilipinas na magtayo ng base ng militarang US sa bansa, US muling nag-alok ng multi-role fighter aircraft upang tulungan ang Pilipinas na palawakin ang kakayahan ng puwersang militar nito. Alamin natin yan mamaya. At sa update sa balikatan exercise, mga sundalong Amerikano at Australiano nagsama sa isang pagsasanay. Anong training kaya ito? At para malaman ang buong detalye, ay tumutok at makinig ng mabuti. Simulan na natin. Lakay dyan, Reps! Bago tayo magpatuloy, mga utol, yung sinabi ng balikatan exercise, yung pinakamalaking balikatan exercises na ginaganap hanggang sa ngayon, hanggang April 28, mga utol, sinabing hindi lang naman gaganapan ng US at ng Pilipinas. Bagkos iba pang bansa. So kasama nga ang Australia. Okay, ilan sa mga sundalo ng Australia. And anyway, pati yung Japan, mga utol, yung Japan naman manonood o titingnan kung ano nangyayari dun sa balikatan exercises. Okay? Alam ko kasali rin ang South Korea. Kung hindi ako nagkakamali, isa rin lang sila sa mga manonood o magwi-witness nito. Tuloy na natin. Habang ang US ay nakakuha ng access sa 4 na base ng militar sa Pilipinas pagkatapos ng malawakang negosasyon sa gobyerno ng Pilipinas sa ilalim ng 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, maaari itong asahan na magkaroon ng epekto sa mas maraming tulong sa militar upang mapalakas ang kapasidad ng hukbong himpapawid ng Pilipinas o Philippine Air Force. Muling nag-alok ang gobyerno ng US na mag-supply ng 12 Lockheed Martin F-16 Fighting Falcons. Noong 2021, inaprubahan ng US Congress ang paglipat ng squadron ng 12 F-16 sa Pilipinas sa halagang $2.4 billion sa ilalim ng FMS program. Isinaalang-alang pa rin ang multi-role fighter acquisition project ng Philippine Air Force sa isang posibleng pagkuha ng Saab 39 Gripen ng Sweden. Gayunpaman, sa pinakabagong pag-unlad, sa ilalim ng EDCA ay tila halos isang lohikal na hakbang para sa Pilipinas na makakuha ng F-16. Hindi na iulit. Teka lang, totoo yan, mga utol, no? It's time magkaroon tayo niyan. Noong nakaraan lamang, nag-acquire tayo, no? Ng bagong ganito. Hindi ko alam kung ano yung
specs o yung anong model eh. Pero alam ko, wala tayong F-22 Raptors. Okay, wala tayo nun, mga utol. So mamaya, i-check nga natin kung totoo nga ba itong balita natin na tatanggap. Okay? Para naman, hindi tayo maligaw lahat. Okay, mga utol? Balikan natin konti. Bang, para sa Pilipinas na makakuha ng F-16. Hindi naiulat kung aling variant ng F-16 ang kasangkot sa alok. Ngunit kung ang paghahatid ng mga mandirigma ay dapat magsimula sa maikling paunawa, ito ay dapat na mga second-hand na F-16C or F-16D na modelo. Kasunod ng posibleng pagkuha ng mga F-16, ang Department of National Defense o DND ay gumawa ng kahilingan para sa paglipat ng tatlong US Air Force A-29B Super Tucano Light Attack Aircraft na nakatakdang magretiro sa 2024. Ang sasakyang panghimpapawid na ginawa ng Sierra Nevada ay ginamit sa panahon ng pagsusuri para sa kinakailangan ng US Air Force para sa isang light attack aircraft. Dahil ginagamit na ng Pilipinas ang A-29B Super Tucano, hindi ito mahihirapang tumanggap ng karagdagang sasakyang panghimpapawid at maaaring makakatulong na mapalakas ang bilang ng mga sasakyang panghimpapawid para sa maagang pagretiro ng UV-10 Bronco Fleet. Ang mga bagong base sa ilalim ng EDCA ay magbibigay daan sa US na paikutin ang mga tropa sa kabuuang 9 na base sa buong Pilipinas. Tatlong base ang nasa pangunahing isla ng Luzon at isa sa lalawigan ng Palawan sa West Philippine Sea. Ayan ang mga utol. Ayan na. Yung mismong lugar, no? Bago tayo dumako doon sa balikatan exercise, so tingnan na muna natin yung additional EDCA site. So ito yung dati. Dati nang meron tayo nito, mga utol, ha? Binuhay lamang muli. Fort Magsay sa Nueva Ecija. Isa sa Pampanga, syempre yung Lark, no? Basa Air Base. Somewhere here, no? So, sa Palawan, sa Cebu, at sa Cagayan de Oro. So, ito yung mga bago. Sa Cagayan. So, somewhere here. Sa may norte natin, no? Ito yung katapat ng Taiwan. Ito po yung Taiwan, mga utol. Itong bahagi na to. So, dalawa sa Cagayan, isa sa Isabela, at isa sa Palawan, nakatapat mismo ng Spratly Islands, mga utol, ng pinag-aagawang teritoryo. Siyempre maganda na rin kasi nga nandito yung Scarborough Shoal, mga utol, somewhere in tapat ng Zambales, tapos nandito yung Spratly Island, halos, o somewhere here, tapos nandiyan yung Taiwan. So maganda na rin, no? Kumpleto na rin yung ating depensa. Napakalaking bagay sa atin yan. And mabalik tayo doon sa F-16, karagdagang punto sa ating Armed Forces yun. Okay, mga utol? So sana naman, ang maganda lang dapat, after ng panunungkulan ni President Bongbong Marcos, sana yung susunod natin Pangulo, dahil sinimulan, o kung sino man nagsimula, alam ko si President Rodrigo Duterte, na palakasin ang ating sandatang lakas, tapos pinapalakas pa ngayon ni President Bongbong Marcos, sana naman yung susunod natin Pangulo, ipagpatuloy para naman hindi tayo naiiwanan na pag-iiwanan sa tinatawag ng military power. Oo, maliit yung ating bansa. Pero bakit yung Japan? Diba mga utol? Napakaliit pero napakalakas. So it's time na ituloy natin at palakasin natin ang ating sandatang lakas. Ano sa palagay niyo mga utol? Pa-comment na lang ang inyong opinion. Balikan na natin to at mamaya check natin kung totoo nga bang mag-a-acquire ang Pilipinas ng fighter jets. Okay, tuloy na natin. Ano kayang masasabi ng sambayan ng Pilipino dito? Ikomento lamang po sa ibaba. Teka, bago tayo dumako, iti-check na natin yan mga utol. Ito, inahanap ko na yan para na mula to sa defense news. Ha? Sa defense news na to galing ang mga utol. Ha? Ayan, Philippines gets approval for F-16 missile buy worth over 2 billion. So, tama nga, no? 12N. An F-16 Fighting Falcon takes off during training. Oh, ayan ang i-acquire natin. 12 niyan, mga utol. Second hand, pero, di ba? Maayos pa mo. Oh, eto ha. Melbourne, Australia. Okay, para pala sa nalilito, no? Pag tinanong ang capital ng Australia, mga utol, kadalasan sinasagot ng mga tao ay Sydney or Melbourne. Pero ang capital po ng Australia, kung hindi ako nagkakamali, ay Canberra. Yun. Okay, the US State Department has paved the way for the Philippines to potentially acquire Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, multi-role fighter jets, and associated weapons
as the US ally moves towards a decision for a key component of its military modernization program. Okay, mga utol, malinaw na malinaw yan. Kukuha talaga tayo ng F-16. O, ayan. Ayan yung mga specs, no? Hindi na natin alam. O, this package, the package is worth an estimated $2.43 billion. Okay, mga utol, aantayin na lang natin. At pag dumating yan, ilalagay rin natin sa ating video. Game na! At sa update naman sa Balikatan Exercise, nagsama ang Special Forces Airborne Group ng US at Australian Defense Forces 2nd Command Regiment sa isang free-fall training exercise. Ayon sa Philippine Air Force, dumating ang 111 Australian 2nd Command Regiment noon pang April 6 sakay ng military aircraft nito sa San Antonio Bautista Air Base sa Puerto Princesa sa Palawan. At sunod namang dumating ang mga kagamitan nito noong April 7. Ang pagtalon ng mga ito sa impapawid ay layunin ng pagsasanay na ito upang makabisado ang mga taktika na may malaking kalamangan sa mga puwersang militar. Makalusot sa mga lokasyon kung saan ang pag-access ay magiging napakahirap para sa mga sasakyan. Galing. Ang mga skill set na ito ay maaaring gamitin para sa iba't ibang uri ng raid, kung saan maaaring gamitin ng isang buong combat load sa mga sitwasyon tulad ng raid o deep ground reconnaissance mission. Ang mga parachute na ito ay may kakayahang magdala ng mga sundalo at gear sa malalayong distansya at upang magbigay daan na palawakin ang pag-abot at gawin ito ng palihim. Ang bahagi ng freefall ng militar ay isang platform na ginagamit para sa malalim na pagpasok. Ito ay isang lihim na pamamaraan na ginagamit para sa mga sitwasyon kung saan magiging mahalaga para sa mga sundalo na manatili ang isang antas ng pagiging lihim o hindi namamalaya ng kalaban ang pagdating nila sa lugar. Oy, mga black ops, mga utol, no? Ganyan, no? Tapos tumatalon lamang sila mula sa malayong lugar tapos lalakbay na lamang nila yung paglusob nila. Mga black ops na, di ba, napapanood natin sa television yun. Pero totoo nangyayari yun, mga utol, para sa paglusob ng mga kampo. Di ba, lalong-lalo na pag sa, nasa mga agubatan yung mga terrain, no? Sa jet, sa fight, sa cargo, plane, tas tatalon sila. So, yun, mga utol. Ayan yung sinasanay nila ngayon. Balikan natin konti. Iging lihim o hindi namamalaya ng kalaban ang pagdating nila sa lugar. Sa pagtalo ng mga ito, ang pangunahing layunin ay magsama-sama sa isang landing point. Iniiwasan ng mga ito ang magkawatak-watak sa ere dahil maaaring madali ang operasyon kung maliligaw ang ibang mga kasama. Galing, oh. Ang mga ganitong estratehiya ng pagpasok sa lugar ng kaaway ay malaking tulong sa puwersang militar. Tama. Mabilis ang pag-deploy na hindi namamalaya ng kalaban. High altitude freefall jump. US First Special Forces Group and Australian Defense Force. Ba't hindi kasali yung Pinas, no? Sana turuan na para makanagdagan yung kaalaman ng ano. Oh, galing. Pangarap ko yan, eh. Hindi pa ako nakaka-testing mag-skydive, mga utol. Anyway, isa sa mga pangarap ko yan. Anyway, sana ay nag-enjoy kayo at sana ay may nalaman kayo, mga utol. Huwag niyo kakalimutan mag-komento ano masasabi niyo sa pagpapatuloy ng modernisasyon ng ating sandatahang lakas, mga utol. Huwag niyo rin kakalimutan i-subscribe si John Reps. Maraming salamat sa inyo sa walang sawa niyo pagsuporta. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Kayo mag-iingat, mga utol. Keep safe. God bless at saludo po sa inyong lahat. Maraming salamat po.